Hi everyone! This is Melody again. Today, tuturuan ko kayong gumawa ng simple at masarap na merienda. Ito ay munggo pudding. Ang kailangan lang natin dito ay 1 half cup na munggo. Hugasan at ibabad sa tubig sa loob ng 5 oras. Yan. After ng 5 oras, kailangan malambot na siya kagaya nito. Pwede mo na siyang ma-open. Yan. Soft na siya. So, ang gagawin natin ngayon, steam natin siya. Gumamit tayo dito ng katsa or gauze or anumang tela na pwedeng ilagay sa ibabaw ang munggo at steam natin. Actually, pwede namang ilaga yan. Huwag nang pahirapan ang sarili. Lagyan lang ng tamang tubig, huwag masyadong marami. And then, pakuluan siguro ng mga 20 minutes at okay na siya. Ganun lang kasimple. Huwag nang gayahin itong ginawa ko kasi ito matrabaho pa eh. After that, ilagay lang natin sa isang big bowl. Tapos, lagyan natin ng 2 kutsarang asukal. Kagaya niyan. And then, i-mix lang natin siya. Para magkaroon siya ng fruity taste, pwede natin siyang lagyan ng raisin. Ang ginamit ko dito yung raisin is yung malalaki, kaya kinat ko siya ng maliliit. Ayan, ihalo natin sa ating munggo. Then, gagamit din tayo dito ng glutinous rice flour. 1 cup. Yan, ihalo natin sa ating munggo. And then, konting plain flour. Mga 2 tablespoons. Yan. I-mix lang natin siya together. At dahil dry siya, kailangan natin ng konting tubig. Mga 1/2 cup ng water. So, kung binoil ko sana siya, pwede kong magamit yung water niya dun sa pag-boil. Pero, in-steam ko siya kaya sa dry. So, kailangan natin siya ng tubig. Yan. Mix natin ng ganyan. So, this time, ilagay na natin siya sa mold. Gumamit ako dito ng molder para sa aking pudding. Lagyan lang natin siya ng oil para hindi dumikit sa ilalim. And then, i-transfer natin ang ating mixture dito sa ating molder. Kagaya niyan. And then, i-compress lang natin. I-press natin para maging pantay ang ating pudding. After that, pwede na natin siyang steam. Ilagay lang natin sa steamer. I-cover natin and steam natin for 30 minutes. After 30 minutes, eto na siya. Luto na ang ating munggo pudding. So, pwede na nating tanggalin sa ating molder. I-press lang natin ang bottom. At dahil nakadikit siya, i-loosen up muna natin ang gilid para matanggal natin ang ating pudding. Yan. Pwede na. I-upside down lang natin siya. Ilagay natin sa plate. Eto na ang ating green beans pudding or kakaning munggo. O, diba? Looks yummy. Yan. Tikman na natin ang aking bagong merienda recipe. Ang munggo pudding. O, diba? Looks yummy. At healthy pa. Kain na tayo. Let's try it. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. God bless everyone. Bye-bye.